Umakyat na sa 32 ang patay matapos mahulog sa bangin sa Caranlan, Nueva Ecija, ang isang pampasaherong bus. Dahil pinaniniwala ang overloaded, sumabog daw ang gulong ng bus na humantong sa pagdaus-dus nito sa bangin. Makibalita tayo kay Rafi Tima. Mula sa himpapawid, kitang-kitang pinsalang sinabit ng Lumaric bus na nahulog sa nasa 100 talampakang lalim ng bangin sa bahagi ng highway sa Caranlan, Nueva Ecija kahapon. Nagkalat sa gilid ng bundok ang mga gamit ng mga pasahero at nagkapira-pirasong bahagi ng sasakyan. Humiwalay rin ang chassis o ilalim na bahagi ng bus sa katawan nito. Ang 77 sakay ng bus, tumilapo nang dumaos-dos ang bus. Ang konduktor nagtamu lang ng minor injuries matapos tumalon bago pa mahulog sa bangin ng bus. Base sa inisyal na investigasyon, biyaheng ilaga ni Isabela mula Banged Abra ang bus. Sumabog daw ang kanang gulong sa harapang bahagi ng bus pagliko nito, kaya nawala ng kontrol sa sasakyan ng driver. Bagamat may concrete barrier, lumusot ang bus sa isang bahagi na nasira ng isa pang aksidente 5 taon na ang nakakaraan. Makikita pang skid mark at gasgas ng rim sa kalsada, indikasyon na nakapagpreno pa ang driver pero sabog na ang gulong ito. Bago nga po yung gulong pero sa sobra siguro ng karga, nakakuan dun sa right side. So obviously pag right side ang sumabog, kakabig po siya sa kanan. Just looking at the skid marks, parang while hitting on the brakes, this one had dito gumawa na talaga yung brake niya. But on the left, I don't see the mark that dapat na nandyan. Napag-alaman pa raw ng LTFRB na walang karelyebo ang driver ng bus. Alinsunod kasi sa memo circular ng ahensya, hanggang 6 oras lang ang maximum na pwedeng magmaneho ang isang driver ng bus. Pero sa kaso ng Lumaric, lagpas 6 oras ang biyahe ng ruta nito at tanging konduktor lang ang kasama ng driver. Most of the time, ang practice nila yung konduktor is the alternate driver. But in the MC, the conductor cannot be the alternate driver kasi iba ang trabaho ng conductor. Kasunod ng disgrasya, agad na pinatawan ng 30 araw na preventive suspension ang Lumaric Trans. Binigyan din sila ng 3 araw para magpaliwanag kung bakit hindi dapat tuluyang bawiin ang Certificate of Public Convenience ng kumpanya. Ang LTO naman, biniberipika na raw ang mga detalye kaugnay ng sasakyan at driver ng Lumaric bus. Samantala, nangako na ng tulong sa mga biktima ang pamunuan ng Lumaric. Nagpaabot na rin ang pakikiramay ang Malacanang sa mga kaanak ng mga nasawi at tiniyak na pananagutin ang may kasalanan sa nangyari. Rafi Tima, GMA News.